Computation naman tayo. So, ito, next, example, letter A. Ito, class, ito yung ibig sabihin, kung kayo ay isang empleyado, magtatanong ako sa sarili ko, ako ba ay required mag-file ng income tax return ngayong deadline or ngayong sa katapusan ng taon? Required ba? Kasi lahat ng mga kilala ko, lahat ng mga empleyado nagpa-file ng income tax return. Ako ba, lahat ng mga negosyante, lahat ng mga kilala kong may negosyo, professionals, nagpa-file ng kanilang income tax return. Ako ba as empleyado, tanong mo sarili mo, ano? Ako ba as empleyado, required ba ako mag-file ng income tax return? Ito ang sagot. Okay? Generally, example letter A, you are not required to file BIR form 1700. Yan po ang form na ginagamit, ha? So kapag number 1, computed income tax due of the year is 18,800, halimbawa ang na-compute mong income tax, yung tinuro kanina, 18,800 less BIR form 2316, 18,800. Then nagparehas siya, walang diferensya. Income tax due parehas. Then therefore, you are not required to file BIR form 1700. Okay, so letter B. Halimbawa naman letter B. Computed income tax due for the year is 18,800, same pa din, pero ang na-withhold ng kumpanya sa inyo ay 18,000 lang. So may kulang kayo na 800. So therefore, you are required to file your income tax return or BIR form 1700 kung kayo ay empleyado na halagang 800 pesos. Okay, malinaw, ah? Okay, so letter C naman tayo. Letter C, required to file BIR forms. Ito naman. Halimbawa, computed income tax due is 18,800. Eh, ang binawas sa inyo ng inyong company is 19,000. So, mas malaki, 200,000. Required kayong mag-file, pero ilalagay nyo as carryover, ilalagay nyo carryover or refund. Okay? Para ma-refund nyo yan. At pwede ma-claim sa BIR or sa inyong empleyado, sa inyong employer. So, malinaw yan, ha? So, next. Next naman tayo. Income tax expenses. Okay, so ang income tax po, okay, binabayaran nating income tax in a year. Tayo naman ng mga empleyado, every month binabawas, kinakaltas na agad-agad 'yon. Okay. So ano-ano pa ba ang ibang expenses bukod diyan? Okay? Example, Mr. TP or Mr. Taxpayer, an employee of ABC Corporation, had the following data for the year 2020. Total salaries and allowances, ito, bawas na, net of 500,000. And then number 2, capital gains on share of sales of stocks. O meron akong, bawa, yung isang empleyado, si Taxpayer, ay merong share of stocks, ebinenta niya sa kanyang kaibigan sa halagang 20,000 pesos. At number 3, meron din siyang halagang real property. Ang selling price ko, letter A, ang selling price ko is 3 million, pero ang fair market value is 2 million. And then the BIR value is 4 million. Okay. So, tanda na mabuti yan, no? Selling price, 3 million. Ang fair market value po, ito ay makikita doon sa tax declaration. So, saan makikita ang tax declaration? Ang tax declaration po ay kinukuha sa assessor's office under the city hall. So, sila po ang nagdetermine kung ano ang at kung ano at kung magkano ang inyong fair market value ng inyong property. Okay. So, ang BIR din po, nagdedetermine din po yan. Okay? Saan siya nagdetermine? Sa zonal value. Pag sinabing zonal value, it pertains only to lot or lupa. So, zonal value plus, kung meron itong bahay, ipa-plus mo yung value ng bahay mo, saan magagaling yung value ng bahay mo? Doon sa fair market value galing sa assessor's office. So, tatlo yan. Tatlo po yan. Makikita nyo, tatlo yan. Okay? So, ano yung pinakaano dyan? Ang kukunin nyo yung pinaka-highest. Ano yung pinaka-mataas dyan? Is 3 million selling price. Ang pinaka-mataas dyan is BIR value, which is 4 million. Okay? So, at the same time, number 4, next time, number 4, meron, halimbawa, si Mr. Tipe, meron din siyang bank deposit na 10,000 pesos. Okay? So, ano-ano yung mga income tax expenses dyan? All of them, 1 to 4, is part of your income tax expenses. The word expenses, expense po yan, gastos nyo yan. Okay? Ito po ay magkaiba doon sa income tax na kinukumpute natin. Income tax return at the end of the year. So, ito ang sagot niya. Ano? Number 1, compensation income, graduated tax,
ang sagot ay 55,000 pesos. Go back tayo dun sa computation ng ito. Go back po tayo dito. Medyo malayo na ito. Go back po tayo dito. So, makikita nyo, 500,000. Saan po siyang level? Nandito po siya banda sa 400,000 to 800,000. Yan. Yan ang computation. Okay? So, balik tayo doon sa topic natin. So, number 2, sale of shares of stocks, 20,000 pesos. Multiply it by 15%, as I've said. So, 3,000 pesos. Okay? So, number 3, on the sale of real property. So, whichever is higher, number 3, whichever is higher, anong pinakamataas? Fair market value, zonal value, or BIR value? Ano? BIR value. Obviously, 4 million. So, 4 million, multiply it by 6%, 6% equals 240,000. So, Mr. Alberto, ano? Bakit po nasabi ninyo na ang sale of property is an income tax? Okay. Actually, yung sale of property, sale of shares of stocks ay income tax po yan lahat. 1 to 4 ay lahat yan ang income tax. Pero in number 2, 3, and 4, yan po ay advance payment lamang natin. Okay? So, kung matatandaan nyo, the moment na may transaction tayo sa shares of stocks, property, meron na tayong binabayaran na income tax. Binabago lang po ng BIR o binabago lang po nila yung term. Pero, yan po ay part ng income tax. Pero, tandaan mabuti, ano? Ang number 2 at number 4, hindi po yan kasama sa pag-compute ng ating income tax return. Malinaw. Okay, so moving forward tayo sa interest on bank deposit. Halimbawa, mayroon akong bank deposit. Interest ko is 10,000 pesos. Kung mapapansin nyo sa bank book nyo, okay, so mapapansin nyo sa bank book nyo, bawas na po siya. Okay, so bawas na po siya. So, bawas siya ng 20%. Okay? Natin mabuti. Bawas na po siya ng 20%. Okay, meron lang akong correction dito, ano, sa interest on bank deposit. Bawas po siya ng 10,000 multiplied by 20% equals 2,000, not 215,000. Okay? So, malinaw yan? Malinaw po yan. So, next. Okay, so, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Okay, so, thank you. This video is for general information only and it's not substitute for professional advice. If you have any questions or comments, please email me at taxpower.ph@gmail.com. Okay, so ito po yung mga sources ko. Source of my topic. Okay, dito yung Train Law versus NIRC by Justice Catherine Manahan. A Study of Income Tax Law and Accounting Under the Train Law by Virgilio Reyes, and website ng government.ph. Okay? So, that's it. Thank you and God bless. See you later!